Hi, I'm Ivy Sepe. I'm an empowerment coach. I help leaders and entrepreneurs to live the life that they truly want by breaking through their life's barriers. Ngayon, alam ko marami sa ating naguguluhan, natatakot, hindi natin alam kung paano ba natin malalagpasan itong mga pinagdadaanan natin ngayon sa mundo, sa Pilipinas. So after reflection and meditation, I came up with this top things to do during this kind of situation sa ating buhay ngayon. At sana makatulong din po sa inyo. Number one, just get the information that you need. Kasi napakadami ngayong balita, maraming pinopost sa Facebook, maraming sinishare, maraming nalalagay sa chat box. And let's make sure na credible po yung sources natin, na ito po ay talagang valid, ito ay pinag-aralan. And since marami na nga information, piliin lang din natin kung ano ba yung babasahin natin, kung kailan lang tayo magbabasa. Kasi kung buong araw po natin i-feed yung ating brain ng negativity, ng negative news, talaga magpapanik talaga tayo, matatakot talaga tayo. So, I'm not saying then na maging ignorant lang tayo, hayaan lang natin kung ano yung news dyan. Siyempre, paano natin malalaman kung ano yung mga next steps natin? Malalaman natin siya depending on the situation outside. So, dapat well-informed tayo, but not to the point na sobrang nagpapanik na tayo. And then after the information that you gathered, assess the situation and stay calm. Isa yun sa ina-advocate ko, mental health. Kasi I know how it feels like, at least be rational sa mga decisions na gagawin natin. Kasi kapag kapanay negative yung finifeed natin sa utak natin, for example, nararamdaman nyo ba yun sa scalp nyo? Yung bigat, tapos sakit na ng ulo mo, ang bigat na ng ulo mo. Kasi literally, parang bumibigat talaga yung brain natin, tapos sinasabi ng brain natin, ayan na, nasa gera ka na, kailangan mo na tumakbo. And kapag ka nandun ka sa point na nasa fight or flight mode ka na, tatlo lang yung pwede mangyari. Mag-fight ka ba? Flight? Tatakbo ka na lang ba? Freeze? Parang wala ka nang gagawin kasi stuck ka na. Mechanism ng brain natin yun, especially at this point in time na para tayong hinahabol ng tigre, pero wala namang talagang tigre. Yun nga lang yung major challenge natin ngayon, unseen eh, di ba? Virus siya, hindi siya nakikita eh. Kaya, so, paano ba maging calm? Ito yung mga natutunan ko kasi I had to teach myself how to be calm. Because I was the type of person na para akong laging tumatakbo, lagi akong nagpapanik. And then through the years, I taught myself to, number one, assess the situation. Ano ba yung nangyayari? Ano yung pwede kong magawa? Ano yung mga bagay na may control ako? So yung mga bagay na may control ako, dun ako gagalaw. For example, dito sa bahay namin, may control ako. May control din ako kung paano ko dinadigest yung information, kung paano ko ina-access yung social media ko. So, I won't let things to get into me. Kasi if you let things to get into you, mawiwindang talaga tayo. Maguguluhan talaga tayo lahat. And tayo ngayon ang sundalo para sa pamilya natin. Tayo ngayon yung sundalo para sa sarili natin. Kasi at the end of the day, ang lagi lang naman natin kasama yung sarili natin, di ba? So, how do you redirect your thoughts? Paano ba siya ginagawa? Kasi may point sa pag-iisip natin na para tayong papasok na sa hole. Lumalalim na siya ng lumalalim, tas hindi ka na makapag-isip na maayos, hindi mo na alam kung paano palalabas, pagod na pagod ka na sa pag-iisip, hindi mo na alam kung saan ko susuong, yun. Yun yung mga point na kailangan mong stop, as in talagang literally, okay, stop na, hindi na ako mag-iisip about that muna. May point sa araw natin na dapat, tapos na. Wag mo na yan. Paano may re-redirect ngayon yung mga thoughts na to? Number one, pumikit ka, tas inhale, exhale. Pag nag-i-inhale ka, palakihin mo yung shan mo. Exhale through your mouth na para ka maestro. Inhale, exhale.
hanggang maramdaman mo yung pagkalma ng utak mo, maramdaman mo yung pagkalma ng katawan mo. Okay? So, isa yon. Number two, pwede mong gawin, bilangin mo kung ano yung mga bagay na masaya ka, na meron ka sa buhay mo. For example, kung may bahay ka, wow, meron akong bahay, nakatira ako dito. O kaya, nandyan yung magulang mo, kasama mo yung magulang mo, tignan mo sila. Wow, nandito yung mga magulang ko, kompleto yung pamilya namin ngayon, kung kompleto yung pamilya nyo. Pwede rin na may tubig kayo, di ba? Kung nag-iigib ka man ng tubig o may faucet ka man, di ba at least may tubig ka? Hindi lahat ng bansa sa mundo may tubig. Di ba sa Africa may mga areas pa rin doon na walang tubig? Imagine mo may tubig ka. Wow, may tubig ako. Tingnan mo yung tubig nyo. Thank you Lord, may tubig kami. Yan. Ano pa yung mga bagay na pwede natin ipagpasalamat? May ulam kayo. Tuyo man yan, sardinas man yan. Steak man yan, di ba? Anong klase man yung pagkain na nakahain sa mesa nyo, ipagpasalamat mo yun. O kaya ipagpasalamat mo din na binigay yung 13th month nyo. O kaya ipagpasalamat mo din na meron ka pa rin cash. O ipagpasalamat mo na merong tumutulong sa'yo. Na merong kung walang pagkain sa bahay, may nagrarasyon ng pagkain. Di ba yun yung mga maliliit na bagay na dapat nating ipagpasalamat? So, ano pa yung mga pwede natin gawin para lumabas tayo dun sa pit na yun, dun sa parang hukay na yun, no? Para makalabas tayo at makapag-isip tayo ng maayos. Pwede natin gawin, magdasal tayo, tumahimik tayo. Tapos makipag-usap tayo sa Diyos, di ba? Parang, thank you Lord, ah. Buhay pa ako, nandito ako ngayon. Alam ko may purpose pa to. May ipagpapatuloy pa ako. So, yan yung mga bagay na pwede natin gawin para malayo lang tayo kahit papano dun sa negative na mga iniisip natin. So, tapos, babalik ulit tayo dun sa titingnan lang natin yung news from time to time. Kung kailan natin kailangan. Pero, syempre, kung trabaho mo news reporter, dapat naman talaga alam mo kung ano yung nangyari sa paligid mo. So, hindi po ito yung oras para maghanapan tayo ng butas, no? Andito tayo ngayon para magtulungan. Kaya natin to. Ngayon, let's also pray for our frontliners, mga doctors, mga nurses, mga hospital staff, yung mga tao na nagsiserve din sa groceries, yung mga tao na nagdi-deliver. Let's pray for their health and their safety. And thank you so much if you're watching and you are a health professional, if you're a frontliner, maraming salamat sa serbisyo na binibigay nyo sa amin. Also, check links down below para makita nyo kung saan kayo pwede makapag-donate or at least makapag-send ng tulong para sa ating mga frontliners. Thank you so much for watching this video. Salamat! And forward it to your friends, family, kapag palagay nyo kailangan nila to. And comment down below, share with us. Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo ngayon habang naka-community quarantine tayo? Ano pa ba yung mga ibang tips na pwede nating ma-share pa sa iba nating kababayan para maibsan kahit pa paano yung pinagdadaanan ng Pilipinas at ng buong mundo ngayon? By the way, follow me sa aking mga social media accounts. Ang aking handle ay IVYCSEPE. Ayan, ilalagay ko dito. IVYCSEPE ang aking handle. And see you there. Sending you all light and love. God bless you.